Hello and welcome to Imee's Kitchen. Today I'm gonna show you how to make this pandesal recipe, the bread that Filipinos love. Una, maghanda ng maligamgam na gatas. Pagkatapos ay isunod ang pampaalsa or yeast. Pagkatapos ay isunod ang isang kutsaritang asukal. At isunod naman ang dalawang kutsarang harina. Haluin mabuti gamit ang egg beater. Sa isang bowl ay maglagay ng isang itlog at ibuhos ang melted butter na equivalent sa 5 kutsara. Pagkatapos ay isunod naman ang kalahating tasang asukal. Ilagay ang asin at 1 kutsaritang baking powder. Haluin mabuti gamit ang egg beater. Sa pandesal na ito, ako ay gumamit ng coloring. At ang ginamit ko ay color pink. Pwede kayong hindi maglagay ng coloring. Pagkatapos ay haluin mabuti ang lahat ng ingredients. Umpisahang ibuhos ang binuhaghag na harina. Apat na tasa ng harina ang kailangan sa reseping ito. Haluin lang ng haluin ng mabuti hanggang sa sila ay mag-mix na mabuti. Ngayon ay handa na siyang masahin. Maglagay lang ng kaunting harina sa kneading table at ilagay ang masa. Masahing mabuti gamit ang 2 kamay. Masahing mabuti ang dough at kung ito ay ready na, ay maghanda ng isang lalagyan at lagyan ng kaunting oil. Ipahid ito sa loob ng container. Takpan ng plastic ang bowl at hayaang magpahinga ang dough for 2 hours o hanggang sa mag-double ang kanyang volume. After 2 hours, ready na ang dough. Ngayon, ilagay ang dough sa kneading table. Maglagay lang ng kaunting harina.
Hatiin ito sa dalawa at gumawa ng dalawang logs. Hatiin muli ang unang log at hatiin sa maliliit na piraso. Bilugin ang bawat piraso gamit ang kamay. Ngayong naka-expand na sila, pagulungin ang bawat isa sa breadcrumbs. Ayusin muli sila sa tray at gumamit ako ng gunting para lagyan ng hati sa gitna. Pero pwede kayong gumamit ng kutsilyo para magkaroon ng hati sa gitna. O pwede rin naman na hindi lagyan ng hiwa sa gitna. Ngayon ay ready na sila sa oven. Ayan, ready na ang pandesal. Nawala ang kanyang kulay sa labas, pero okay lang. Tingnan ko nga kung anong itsura ng loob ng aking pandesal. Ayan, at kulay pink pa rin ang kulay ng tinapay sa loob at malambot. Thank you for watching!